If Bitcoin ETF rejected, it will go dip hard, but I don't think it will be rejected, so I don't see Bitcoin dipping at 30k. Actually, nagustuhan ko yung sinabi niya, no? And kahit ako naniniwala na ma-approve lahat ng Bitcoins pati ETF. Pero hindi nga lang natin sure kung kailan. Although may mga dates tayo na inabangan. Like sa November 11, yung third deadline ng ARK Investment. Tapos yung iba naman is on January na, 2024. Which is third deadline din nila. Now, bakit nga ba tumaas lalo ang chance na ma-approve ang mga Bitcoin spot ETF? Dahil yan sa amendment na ginawa ng mga investment companies. Now, ano ba ibig sabihin nun? Kumbaga, ito yung gusto ng investment companies, ito yung gusto ng SEC, let's meet halfway. Sa madaling salita, nagkaroon ng minor changes, may dinagdag or mas pinaganda nila yung application. Sa ganung paraan, mas magiging investor-friendly ang mga ETF. Pero ito lang din. Hindi ko din na-disregard yung idea na pwede ito i-delay or i-reject ng US SEC. Ang tanong bakit? Kung maalala nyo last October 16, nagkaroon ng false news from a news company na aprobado na raw ang spot Bitcoin ETF ng BlackRock. Pero ito ay insider info pa lamang. At ang naging dulot nun kay Bitcoin, nag-spike yung price niya from 28k to 30k tapos binawi agad-agad. So basically, manipulation po yung nangyari. And yun ang hindi gusto ng US SEC. And that's the reason why hindi ko pa nire-reject or dinedisregard yung idea na pwede ito tanggihan ng US SEC. Now, kung pag-uusapan naman natin yung possible retracement ng market, for me, ang possible pivot nito is around 31,300 to 30,800. Kasi kung makikita nyo, medyo well-respected yung area na yun. But again guys, wala namang kasiguraduhan sa market. And kung anong ibigay sa atin, yun ang i-trade natin. Yun lang, God bless!